Oh, maraming nagtatanong guys regarding sa kaso tinatawag na jurisdiction o in criminal case or civil case. So, ganito po yan. So, ipapaliwanag natin briefly and konti sa mga abogado, no? I-correct nyo ako kung mali. Hindi po ako isang abogado. Ako po ay isang civilian na isang licensed criminologist lamang. So, ang gusto ko lang ay ma-share ko konti kong nalalaman kung mayroon man, no? Konti lang. So, ganito po kasi yun. Sa kaso po, mayroon tawag tinatawag na criminal case, civil case, or kung ano man. O yan lang yung basic yung dalawa. So, yung pagdinig po yan, may, ang bawat court po ay, ano, may mga kanya-kanyang jurisdiction. Ang dami nating court, no? Ang nandyan na yan, yung so, pinakamataas na hukuma, yung Supreme Court kung tawagin. So, naka-exclusive po yan. At Supreme Court, Court of Appeal, pangalawa, at ang sandigang bayan, kapag yung mga empleyado ay government, ay sila yung may kapangyarihang magdinig sa kaso. Pag may kinalaman sa public services ng kaso, no? Mga plunder, mga corruption, sila yan. So, unless mayroon din ano, criminal case. So, ididinig yan sa, depende sa, kung sa MTC or sa RTC. Mamaya, himay-himay natin yung pagkakaiba ng MTC sa, and RTC. Yan, nabanggit lang. Pag sa military naman, may court martial. So, it's a lot of court, no? So, ngayon, focus lang tayo dito sa MTC and RTC. Kasi ito lang yung common. So, halimbawa, di ba binabasa nga niya na jurisdiction over the case in the criminal case or civil case. Yan yung power nila na mayroon silang jurisdiction. Lagi yung sinasabi sa court. So, ngayon, sa focus naman tayo sa MTC. So, kapag yung kaso ay maliit lang, so sabihan natin, small case lang, ay doon lang yan sa MTC, Region Municipal Trial Court. So, kano kaliit, ano ang basehan mo kung bakit mo sasabing maliit ang kaso, malaki? Sa ano po, sa penalty. Okay, kung sa civil case naman, sa amount. So, base sa aking nakita sa Google, so, kapag 6 years below, so, MTC, criminal case, no? At with involving amount, nasa mag civil case naman na 400K. 400K below. So, in short, kapag nag-civil case at ang amount is 400K above, so, powered na yun ng RTC. Civil case yun. Kapag sa criminal case naman, kapag ang sentensyang, in short, major offense, somatic RTC yan, kapag major offense po, ang penalty is, sabi natin, hindi siya prison correctional, no? 6 years, 1 day above. So, it's considered capital offense o medal offense, no? Kasi may maximum tayo. Yun po yung basihan. Kaya nalalaman ang isang kaso kung maliit man yan o malaki sa forecasting penalty. Nabase na rin sa tinatawag na revised penal code or special law. So, ngayon, ang tanong, another question is follow-up question sa mga nagtatanong, no? Paano kung taga-ibang bayan ka pero nagkamali, nagkamali ang krimen o ang pagkakamali, a violation, ay doon sa kabilang bayan? Diba? Pwede bang dalhin yung kaso doon sa kabila? So, kaya nga, kung saan naganap yung sa bayan na yon, doon yun ipapile yung kaso. So ngayon, kung yung akusado ay taga-ibang bayan, ay di yung akusado ang tatawid dito sa
kung saan yung court ay may jurisdiction doon sa kasong yon. Okay? Unless na lang kung yung respondent ay walang address, so hindi madadalhan ng summon. So it's unfair, hindi mo may papaliwanag yung sarili mo. So ang lalabas dyan ay warrant. Kapag na-warrant, saka na-arrest, saka lang may ikukurik yung address. Okay? So hindi po exempted yung kapag walang subpoena, ay hindi na patutuloy yung kaso. Hindi yung rason. So hindi yung tinatanggap sa court. Kasi ang usapan dito, kahit nasaan ka man, anon man yung address mo, kapag mayroong probable cause, na-proseso yan, lalabas yung warrant nila, at kapag nag-order ng arrest, ay di, i-arrest ka kapag nagkaroon ng pagkakataon. So, sa mga humihingi po, nag-PM lang sa mga humihingi ng legal advice, no? So, sana may tulong ako sa inyo sa kaunting kaalaman na to. At ini-encourage ko po kayong mag-suporta sa aking channel, no? Sa mga wala pong bayad yung assistant. I-encourage ko lang po kayong mag-members, mag-joint yan sa aking channel. Click the joint membership for a small amount. I think 129 pesos ang charge kapag nag-membership ka. So, maliit na bagay, sa small meal lang, isang hamburger nga lang yan sa ano, with drinks, no? Kung, or kaya yung iba, panigarilyo lang yan or pangkape. At support na po. Siyempre, yan po ay nag-gather tayo ng pan para panigarilyo natin at saka pambili ng kape. Para yung ano natin, ay hindi po, hindi panigarilyo, pambiling tools. Kasi pinaplano po natin for improvement naman ng ating small channel. Yan ah. So malinaw yan ah. Pero kung gusto nyo mag-send sa GCash, so hindi pa po puno yung GCash ko. Hindi na po puno eh. So pwede po kayong, parang wala nga laman ngayon eh. Pwede po kayong mag-send. Kung gusto nyo lang, wala akong pilitan. Yung medyo nakakaluwag-luwag lang. Naiintindihan ko marami sa atin, mayroong nagpapa-assist. Kuya, ate, kaso ang tinatanong mo, tapos wala kang load. OMG. Eh, lalo na kung abogado ang i-hire mo. Nire-require lang kitang mag-load ka para sa internet at makapag-usap tayo. So, hindi pa abogado ho. At ang tinatanong mo ay kung hindi yan kumain ka na ba. Ang tinatanong mo ay kaso. Sa kaso po, maraming dapat alamin bago ma-establish ang isang kaso. Kaya yung chat, almost hindi ho sapat para i-explain ko sa inyo yung pwedeng paliwanag. At para masabi nyo, ang dapat yung sabihin. Siguro kung chat, tatagal tayo ng mga 30 minutos sa palitan. No? At yung iba pa, mamali yung interpretation, yung pagbasa. Kasi minsan ako, aminado ako sa chat. Minsan sablay yung daliri ko. At sa bagal ng auto-keypad ko, iba ang lumalabas doon sa chat. Pag nasint ko, gulat na lang ako. Mali pala, sorry. So, kaya guys, sa mga magpapaligal advice, kung meron kayong concern, for connecting, first, mag-chat po kayo para mag-connect tayo. But kung tatanong nyo ay legal, schedule nyo yung tagtawag nyo normally sa umaga para pre naman ako para mag-uusap tayo. Yun po ang nararapat. Hindi po sapat yung chat. Okay? Or kaya, tawag, cellphone. Okay? So maraming salamat po at I hope na nabigyan ko kayo ng konting kaalaman regarding sa jurisdiction ng criminal case or civil case. Di ba? May mga barangay court pa nga. So yan yung mga violation ng mga marites lang, chismis na maliliit lang. So, trabaho na ng barangay yan. Mayroon pa tang ibang bago, yung small case claim. Mayroon pa.
Maraming salamat po. Thank you for watching at inyong lingkod. Ako po ang inyong online criminologist. Polisya ko. At your service. Thank you for watching.